Okay, magandang araw sa inyo lahat. Jiran Gregorio po ulit. Ang tuturo sa inyo about sa ating window type air conditioner. Ngayong araw, ituturo sa inyo ang pag-identify ng mga terminal ng ating rotary switch. So, meron tayo dito, rotary switch ng Kondura. Meron siyang walang terminal. At kung sisilipin natin siya ng malapitan, ganito yung itsura niya. Ayan. Meron tayong terminal number 1, 2, 4, 6, 8, at 10. So, mapapansin nyo, meron pa isang terminal number 1 dito at terminal number 3. Yung dalawang to, kailangan natin i-jumper dahil para masupply natin yung mga terminal na nandito sa kabilang side. Dahil yung terminal number 1, yung tayo nagkakabit ng line 1 natin. Okay. So, sa pag-check ng ating rotary switch, kailangan natin gumamit ng tester. Kahit i-range lang natin siya ng times 1. Tapos, ayan. Kung titignan naman natin ngayon itong whiteboard, ay kita tayong first position is yung off natin or no connection. Ibig sabihin, pag check natin siya, kahit alin sa terminal na, kahit alin man sa mga terminal na yun, kailangan wala tayong makuha na resistance. O next dyan, second position natin, kailangan natin makuha yung ating medium speed ng ating fan motor at air spring. Yan. Next third position, natin makuha ang low speed ng ating fan motor, next yung air spring at yung compressor. Yung fourth, yung medium speed ng ating fan motor, air spring at compressor. Yung fifth position, high speed ng ating fan motor, air spring at compressor. So sabi dito, mag-check natin siya sa first position. Gagawin ko, babalik na rin ko yung ating procedure. Simulan ko siya sa pinakahuli nating position or yung fifth position natin. So, kung naka-harap ng nab sa inyo, isagad nyo lang siya, baka liwa. Ayan. So, as ngayon, kakabit ko na yung jumper na sinabi ko kanina dito. Ito yung number 1, at isang 1, at yung number 3. Yung 1, at yung number 3. Ngayon, ayan. Pwede na ako ngayon mag-check dahil may naka-jumper na ngayon sa ating rotary switch. Gagawin lang natin. Lalagyan lang natin yung isang test prod sa number 1 na terminal. Tapos, itong isang test prod naman ay ang paglilipat-lipatin natin sa mga terminal na natin sa kabila. So ngayon, sa fifth position natin, kailangan natin makita or ma-detect yung high speed ng ating fan motor, air swing at compressor. So, tatlo dapat ang ating makuha. So, check ko siya ngayon. Simulan ko sa terminal number 10. Okay, kumakita natin, meron siyang deflection. Terminal number 8. Meron din deflection. Terminal number 6. May deflection. Terminal number 2. Wala. Terminal number 4 pala to. Terminal number 2. Walang connection. Okay. So, nakuha natin yung tatlong kailangan natin ma-detect sa yung position natin, which is nandun si high speed ng ating fan motor, air swing at compressor. Pero di pa natin alam sa tatlong yun kung nasan dito, kung ano ang pagkakilalan nila. So, para malaman natin, lipat natin siya sa pababang position, which is yung fourth position natin. So, lipat lang natin siya sa at ilagay ulit natin yung isang test prod sa number 1. Simulan ulit natin sa number 10. Then natin, okay, may deflection, number 8, may deflection din, yung 6, ayun, so nawala yung deflection na number 6, number 4, kaya nagkaroon siya ng deflection ngayon, number 2, wala deflection. So, nawala yung deflection sa number 6, so ibig sabihin, yung number 6 position, yung number 6 na terminal natin, siya, si high speed ng ating fan motor. So, maglalagay ang label dito para matandaan natin. Ayan. Hi. Okay, next. So, kung nag-deflect naman yung ating test prod sa number 4 na terminal ng ating rotary switch, ibig sabihin lang, na, dahil na 4th position tayo, ayun, si medium speed ng ating fan motor. So, mag-label na rin tayo dito. Ayan. So, okay. Next naman, ibaba ulit natin siya na isa pang position, which is yung third position natin. Okay? Lagay ulit natin siya test prod sa number 1 terminal. Lagay natin
Checkin natin si number 10. Ina-deflect niya pa din. Number 8, meron. Number 6, wala pa din. Number 4, wala ni deflection yan. At yung number 2 natin, ayan, wala siya na deflection. So, ibig sabihin lang, dahil sa third position natin, kailangan natin mahanap si low speed ng ating fan motor, air swing at compressor. Dahil nag-deflect siya ngayon dito sa number 2 terminal natin, sa number 2 ang ating low speed ng fan motor. So, mag-label tayo ngayon. Yan. Saan natin alam natin ngayon kung nasan si air swing at si compressor. Kaya ilipat lang natin siya ng panibagong position, second position natin. Kailangan, itilig na natin dito, second position, ang makikita lang natin, medium speed ng ating fan motor at air swing. So, itagay ko ulit itong S-Prod sa number 1 terminal. So, check ko ulit simula sa number 10. Natin ko mag-deflect. Okay? Walang deflection number 10. Yung 8 terminal, may deflection. So, ngayon, itong 6, wala. Itong 4, yung 4 natin, nagkaroon ulit siya ng deflection. So, 2, wala na. So, yung 10 lang ang nawalan ng deflection sa atin. Ibig sabihin, kung sa second position, si medium speed ng fan motor at si air swing ay nahanap, si number 10 ang nawala, siya si compressor. So, label ulit tayo. Compressor. Okay. So, si number 4 natin, siya si medium speed. Ibig sabihin, yung number 8 na natitira, yun yung ating air swing. So, ayan. Tapos, yung pinakauling position, dapat wala ng connection ang ating rotor speed. So, ayan. Sinalimutin siya sa dulo. Lagay ulit natin sa number 1. Kahit sa terminal natin, ilagay dapat kung sa test rod, hindi dapat siya mag-deflect. Number 10. 8. 6. 4. At 2. So, ayan. So, ngayon, ituro ko sa inyo paano pag-check ng ating rotary switch. Madali ang tandaan. Sana ito ay hindi nyo makalimutan. Maraming salamat po.